Sana may ganito po sa ano, no? Yung sa Pilipinas, yung lugar na libre, malinis, may mapapagkuhan po ng mga pagkain. No? Siguro mayroon ako pa siguro sa ibang lugar, sa mga probinsya. Ibig sabihin sa mga urban, sa mga cities, di ba? Okay, sa urban, ang ganda po tingnan. Ayan po. Ang dami pong chanterelle. Ito po isang klase na chanterelle na matataba ang tangkay. Bibilisan ko kasi malapit sa daanan to. Baka makita ng mga ibang bruhat mga. Nagtitingin na sana nakapakailan, malalaman mo kinukuha ko. Unahin ko ba ba yung kaya dyan? Sanay na ako. Wala pa dito. Bisa natin. Yan. Wala na. Dito po sa paborito ko dito sa Rapids. May event po kasi kahapon sa kanong Friday. So wala po masyado nakakapunta rito. Kundi yung bangis ko lang. Ganda, ano? Ay, naku, dami na naman ako idadrain dito. Napakasarap talaga. Ito po kagandahan eh. Kinukuha ko lang po yung malalaki. So, yung maliit iwanan ko. It's either na may manguha dito o may babalikan ako, di ba? Magandang araw po mga kabayan, welcome po sa Pinilangan Lakbayan. Dito po ulit tayo sa Rapids. Ito, nasa harap ko po. Tatlong orange birch bulit. Ganda ng tubo. Now I say po ang lahat. Nagkaroon po kasi dito ng event eh, noong last weekend. Kaya ngayon, tiyempo-tiyempo pagbawa ng kabuti. Close up po muna. Ayan. Oh, diba? Ganda, ganda. Sana walang uod. Yun. Oh, daming lamok. Dalaki. Natin. Ah, firm. Super firm. Hindi naman po siyempre porket maganda po yung labas eh. Paglinis natin, walang uod sa loob. Check po natin later mamaya sa bahay. Sunod-sunod na po talaga ang pagdami po ng ano, mga higanting kabuti. O, diba? Aminan mo ko dito ngayon. Medyo warm eh. Pero hindi lang super warm. Parang yan. Ito all na. Ito maganda. Ito. Yan. Yun, firm. Merong maliit. Hindi ko na kung ano yung maliit. Yan. Ang muna lang makin doon. Aha. Parang may uod na to. Sa bahay na lang natin. Isin kasi sayang yung tangkay. Ayan, dito po muna ako sa coffee shop dito po sa loob ng gubat. Pakikita ko po sa inyo yung likod. Tingnan natin yung likod kung maraming kabuti. Ayun, dami. Tulog sa pandali. Ayun, nasa ilalim ng puno.
O, diba? Na-spot ko na. Tiklik na ako. Alas 8 pa po kasi ito magsasari. Diyan tayo yung ano, lalarga mamaya. Ganda po rito, no? Siyempre naman po, order din naman po ako dito ng fried donut saka wild berry tea. Hindi yung isisipat lang tayo ng kabuti dito, di ba? Ano doon yung kabuti? Ano? Ayan. Napakaganda. Sana firm. Firm. Ay. Sarap na ng bunutin ito. Sarap din ng tunog ng ano? Tubig. Iba natin. Para may psyllium eh. Hindi ma-expose sa araw. Ganda. Ganda na itong kay. Parang ano. Ganda. Maganda itong kay Akron. Dadahanin ko po ang pagbabalat. Imaginin po ninyo, no, dito sa park na to, may mga event din. Minsan libre, minsan, syempre minsan yung pag ino-organize ng private, ano, may bayad. Minsan pag ino-organize ng government, libre ganito. Winner na winner. Tignan po natin. Nako, malamban na po ito, hindi ko kakarin. Medyo susi na ako ngayon kasi marami. Baka may ganito po sa ano, no? Yung sa Pilipinas, yung lugar na libre, malinis, may papuntuhan, may mapatuntuhan ng punong mga pagkain, ano? Siguro mayroon ako pa siguro sa ibang lugar, sa mga probinsya. Ibig sabihin sa mga urban, sa mga cities, di ba? Okay, sub-urban, ganda. Ang ganda po tingnan. Pakikita ko po sa inyo, pagpupunta po ko dito sa isang island na paborito ko ng iba't ibang klaseng mushroom. Sa both sides mayroon pong ano, rapids o may umaagos po na tubig. Siyempre sa iba po, tawag batis, sapa. Sa English, rapids or brooks. O diba? Napakaganda po rito. Sino ba naman hindi gaganahan kumuha ng kabuti pag ganito pong bubungad po sa inyo sa bawat dadaanan ninyo, di ba? Ayan po. Ito po tayo sa gilid ng ano. Dahan-dahan lang. Bakmanan. Mabilis po. Penny ban. Ayun. Ay, old na. Hindi ko nakukunin. Hindi ako na po. Sayang eh. Kasi pag ganito ako, di ba? Storbing ko lang yung may silo. Ayan po. Tayo sa gilid ng ano. Dahan-dahan lang, bakit naman nandiyan sa Penny ba? Ay, wala na. Ginawin mo. Hindi ako na po. Sayang.
mga kaubayan, ito po yung hinihintay ko sa isa sa pinakamasarap na kabuti, ang sheep poly pork. Ayan po. Ito po, napakasarap po. Ito po talaga yung mas gusto ko po, yung texture. Kasi yung texture po talaga nito, sobrang firm. Ay, di uod yung tanggay. Ngayon naman yung tanggay. Yan. Texture po talaga nito, na talagang firm na chicken meat. Ito masarap po ito i-dry. Lalo pag na-dry na ako. Ito po nilagay ko sa Sotang Hon sa Pilipinas. Na napakasarap. Gusto-gusto po ng mga tao, kala po talaga nila karne. Ito po, ano? Nag-uumpisa na pong tumubutong si poly pork. Ha? Old. Hindi ko nakukuhanin. Sayang. Yan ko na lang dyan. Kasi nag-dry yung weather. Pero pag umulan pa, mas tutubo po yan. Ayan. Parang old na rin. Bless mag-old kasi nag-dry yung weather. Ayan po. Hindi na po kukuhanin. Balik natin. Eh, wag na natin balik. Kasi mabubulok yun. Sabi na lang na, tago na lang natin. Ayan. Diyan tayo ng yang. Ganda. Kung umulan pa, naku po, sunod-sunod na ito bunit. Ay, putol. Ayan po, ang ganda po, ano? Ay, naku, may uod na yung tangkay, kaya pala naputol. Yun, okay na ito. Ayan. Yung chanterel din naliligaw dito. O, diba? Nagkalat na talaga. Ang masarap at mamahaling kabuti. Ito po sa forest, mas masarap mangkuha ng ano, chanterel kasi mas matataba po tanggay. Tsaka, ayan. Tsaka mas firm. Yung maliit din ko nakukuhanin. Kapag ganito po, mga nasa gilid po ng rapids, mas marami pong kabuti ay yun. Ito po nito, old na, dalawa po yan. Tapos dito, old na rin, ayun. O klase po rito, no? Ayan po, ganda. Ah, soft. Sayang naman. Hindi ko nakakaano. Para mas dumami pa sa every year.
Ayan po. Ganda. Napakarami po yung chanterelles. Pag nasa gilid naman siya ng ano, ng sapa, medyo malanggit kasi sobrang moisture. Yeah. Itong chanterelles na ito, hindi po ako mandito sa mga. Alam naman rin po akong secret place. Ito, ito. Ito gusto kong kunin yung mga parang nagtatago. Saka mas malalaki ang kanya ito. Gusto ko para pa ito yung mag-is. Ayan, dali. Lalaki na talaga. Pag nasa gilid naman siya ng ano, ng sapa, medyo malambot kasi sobrang moisture. Ayan. Laki, laki, laki. Ito, ito, ito. Ayan, ayan, ayan. Pag medyo nasa taas, ito kapag medyo dry, mas mataba yung tanglay. Yung nga lang medyo brittle. Dami. Itong chanterelles na ito, eh, hindi po common dito sa north. Talaga meron po akong secret place. Ito, dali, dali. Ito gusto kong kunin yung mga parang nagtatago. Ayan. Saka mas malalaki tangkay nito. Ayan o. Ayan, ang ganda. Tago natin ang mycelium. Hindi gusto ko parang archaeologist. Hindi kong hinahanap mo kung nasaan. Ayan. Ito po yung isang uri po ng Peniban o Fungi Porcini na lighter version. Firm po itong tangkay, kaya lang ito, sobrang soft po. Hindi ko na ko ibig sabihin, may wood po yan sa gitna. So sayang lang, parang di-destroy lang natin yung mycelium, di ba? Ibig sabihin, it's di-disturb. Hindi naman madi-disturb, madi-disturb. Kaya lang po natin dito sa gubat. Ayan, ito po tayo sa Clear Forest. Dahil napakarami pong tao po doon sa rapids. Ganda nito ano? Orange birch bullet. Sarap ng hangin. Dito po lang alam mo kasi mahangin. Kasi pag nasa gitna ng gubat talagang doon nagtatago yung mga lamok. At yung mga kinakagat. Ano ba yung nasabi ko? Mga kinakagat. Hindi po ano yan. Ng lamok ko ka. O diba? Sa mga nagigilid-gilid, magsusulok-sulok. Medyo makalimlim po ngayon. Pero hindi ulan. Kanina umulan. Uulan pa mga 11 pa. 11 PM. According to weather forecast na nagsasabi naman ang totoo. E syempre ang bukso ng hangin ay iba-iba ng direksyon.
Ayan, ito po yung masarap ihaw o sa noodles. Itong berry yan na mushroom. Harapan ng pangkay niya. Ayan. Ganda na ano, orange birch bonnet. Ito po yung peak season. Lalo na pag naglamig. Naku po, laki po ng tangkay nito. Dahil ng pintal. Hindi mo na po rin yung isip ko. Sa bahay na lang po. Ay, sa wakas, nakakita rin po tayo ng penny ba. Kala akong bumbo kaya tayo. Ganda. Ilalim ng pine tree. Hindi ko na po lilinisin to. Sa bahay na lang po. Yan po mga kabayan. Dito na po tayo sa bahay. Linis na po tayo ng kamote. Nag-separate ko po sa mga ibang plastic. Itong orange beach bullet with penny bun, yung mga chantelets at sheep polypore dito po. Pagdating po sa bahay, kailangan po talaga isarado para masokre po yung mga uod. Diba? Kaya po tayo doon ng papel. Talagay po natin po ito doon. Ito parang dito penny ban. Ito po yung isang uri ng kabot na tinatawag na sapitati. So hindi ko po kukunin kasi masyadong strong po yung flavor po nito. Ito lang po tayo magfo-focus sa orange birch bullet. Yan, maganda. Nakapanghinayan po ito. Kilala ko po sa pitati. Ito po eh. Dilaw na dilaw po talaga siya. From trunk to cape. Pag dry po, hindi na po kailangan hugasan. Kasi kapag nilagyan po sa dehydrator o kaya sa lalim ng araw, dahan-dahan po makamatay yung uod. Kasi pag hinugasan po ninyo at binabad po ninyo, yung uod mamamatay sa loob ng mushroom. So, habang natutuyo, mas babaho po yun. Pero bakit gano'n lang? Ang chismosa kaya nasa ilalim ng araw maghapon? Wala. Kahit mamantot sila, wala lang. Kahit pagpawisan eh, magtatakip pa ng good morning towel sa ulo. Para makaiwas sa araw. At hariba pa rin ang ngalangala, di ba? Bakit nga?
Kuya, tinitirang mo naman mga chismosa. Paano mo naman nalaman? Paano hindi ko malalaman na dati ang nanay ko gano'n ang ginagawa niya? Hindi, joke lang. Love you, Nay. Hindi ka na makahariba ngayon, ano? Sabi ka. Pag nanonood po, nanay ko. Pag nakikita po ako nun eh. Puro ka na makalokohan. Tinitirang mo na naman ako. Kasi sinabi ko, I love you. Sabi niya, I love you too. Sweet din yung bruha na dyan. Yung namimiss ko lang. Dari parang yung udo ah. Ay hindi, nagada lang. Yung oxidation kasi naputol. Ay yung puno niya. Talagang hindi po ako titigil ng pangunguha ng kabuti dahil hanggang August, September lang po. Ang alam po ninyo, sa ngayon, ang gustong-gusto ko pong makuha yung talagang pine tree penny ban. Yung ilan lang po nakuha natin, di ba? Gusto ko makuha yung parang hinuhukay. Mostly, ano po yun, isang mabuhangin na lugar. Yan. Ito muna natin to. Parang ginabas yung mga insekto po. So, meron po akong papel dito. Puhiwain yung mga kabuti. Basta natin ulit ito. Bilok ko, no? Para kung may bulok o sira ang may uod, ako natatapon. Nahin muna itong yang. Kaya pong may papel kasi ito po, para po itong gabi, mahawa po yung kulay po niyan. Ayan po, madaling umitim yung oxidation. Ito okay lang po, may tama ng uod pero wala pong uod. Nag-ano lang, nag-break time lang yung ano dyan. Yung uod, nag-stack lang sandali. Ano nga ba maikwento ko sa inyo? Bakit hindi ako nagsasawa? Kung hindi ka naman nagsasawa sa pangunguha ng kabuti, halos ang vlog ko, puro pangunguha ng kabuti. Naku po, hindi po talaga ako magsasawa dito. Alam niyo po, una-una itong kabuti po na ito, napakamahal po talaga sa ibang lugar. Si Polypore, itong Orange Birch Bullet, Pennybun, Chanterelle, kahit i-check niyo po sa internet. Ito po sa Finland, napakaswerte po dahil ito ay tumutubo po dito. Itong mga kabuti po na to, kapag malinis po talaga ang lugar sa gubat, kagubatan, magiging masagana po ang pagtubo. Tapos, napakasarap po pang iluto. Lalo na pang na-dry para po talaga ang karne. Lagi po sinasabi ang lasa po talaga parang mild chicken. Ito medyo dry. Medyo makulat na. Pero pwede pa ito. Ito nga dito. Yan na ito nga. Pag niluluto po, mas maganda po balatan talaga. Pero pag dinadry, makala po kahit hindi balatan. Kasi mapapatay naman po yung bakteriya eh. Dahil gagamitin ko po dehydrator. May uod. Yung cape sana wala. Eh wala naman. Maganda eh. May nagtatanong po, kuya, hindi ka ba inaalip po? Nga, di ba kabuti din ito? Tumutubo sa paa? Di ba? Sa pangunguha ng kabuti, hindi ba naapektuhan yung paa mo? Hindi ba inaalip po nga? Hindi naman po, hindi naman po kumbrara sa sarili ko.
Hindi, ali po nga ano po kahit sa sobrang linis po sa katawan po ninyo. Kapag kumapit po yun sa paa po ninyo, naku. Una-una, huwag kayong bibili ng second hand ng mga medyas. Ito po, okay lang yung damit, okay, ito may uod. Ito, sobrang tigas na. Kasi siyempre, alip po niya is punjay po yun. Ito, punjay din po ito. Itong kabuti. Kailangan ito, may moisture, malinis ang lugar. Oh, sinabi mo, kuya, di ba, dapat malinis ang lugar. Bakit yung alip po nga, dapat malinis. Yung paa mo, o, di ba? Okay, iba naman po kasi disease po yun. Ay, naku. Sino ba naman magsasak? Ay, naku, sorry. May uod tong kit. Dami uod. Andali. Dami. Tanggalin ko na nga ito. Tanggalin ko na nga yung matigas. Baka pag nato yun, hindi ko baka manguya yun. Sana walang uod itong ano na ito. Itong malaki tangkay. Ganda. Ganda kasi na shape po. Parang labong ano. Alam niyo po itong matubo sa gubat na elephant. Elephant foot yam. Yung katawan rin. Parang ganda di ba? Dati din po natin. Alam, nakakain pala yung laman nun. Pero syempre, hindi naman porket na lamang po ninyo kinakain. Ah, gagawa na kayo. Diba? At tulad po na, eto po ah, sa pangunguha po ng kabuti, huwag po kayo mag-a-assume. Kasi syempre, meron pong mga nadadali na nakakaan niya pag sinabi ng ibang tao, oh, nakain niya, sige, kuhunin mo. Tapos di naman pala alam, nagmamaroon lang, diba? Kahit napanood niyo po na parang kahawig nung kinukuha ko, na di kayo sigurado, huwag na huwag po ninyong kukuhanin. Dahil ang kabuti po kailangan nakikita po ninyo sa mata ninyo kung paano piniprepare, kung paano niluluto. Ito may uod. Ito talaga meron. Paano kinukuha, paano piniprepare, paano niluluto. Kasi hindi po pag sinabing kabuti, di ba, na nakakain, biglaan nyo lang gigis at kakainin mo. Hindi po. Kasi meron po mga kabuti talaga na yung preparation. Meron po kasi, halimbawa yung morel, may ibang klase po ng morel mushroom. May mga ibang klase po kasi kabuti na poisonous, pero pag pinakulaan po, nakakain. Meron naman talaga na nakakain na hindi basta-basta pwedeng igisa. Kailangan pakuluan muna. Oh, dami wood. Sayang naman. Dami. Siyempre, pag nangawa po ako sa gubat eh, sasabihin ko, ay, ang ganda. Puro ang maganda. Mami, pag nilinis mo namin, may uod. Siyempre, ano ka na makala niya sa mata ko, di ba? May scan yung loob ng kabuti ko, may uod, di ba? Huwag naman kayong harsh. Di ba? Be friendly naman. Hirap-hirap din pumunta sa gubat. Hindi, masarap pong pumunta sa gubat. Ibig sabihin eh. Yun. Parang kaibigan po yan eh. Hindi lahat ng close sa inyo, mapagkakatiwalaan po ninyo, diba? May iba't ibang parte ng kaibigan na pwede niya pagkwentuhan ng mag-real talk po muna tayo. Pwede nyo kwentuhan ng kabastusan. Pwede nyo sabihan ng sikreto. O diba? Kung magkakasundo kayo sa fashion, magkakasundo kayo sa pagkain. Iba-iba pong kaibigan, diba? Hindi pare-pareho. Kaya, pairali lang sa puso at isipan natin, yung dumistansya tayo na tama.
para hindi po tayo makasakit ng kapwa. Seryoso ako ah. Parang ka din ang pagkakasabi ko na may rhyme. Tuwa po ako, nakabili kong dehydrator nung nagtatrabaho ko sa social at sikat na shop. Ngayon po, napakamahal po yun. Ang ganda, hala. Parang may uod pag ang ganda po ninyo, di ba? Parang may uod. Pero pag binak nito, oh, ang ganda nito, ah. Ito ba, ha? Linis, ha? Yun, ito ang may uod. Ah, may uod itong ito, itong gills. Ah, may uod talaga ito. Ito kaya. Sana wala naman. Wala. Yun. Ganda. Ito pong orange birch bullet. Hindi po masyadong popular po dito sa Finland yan po. Pero hindi. 50% gustong gusto. Pero compare sa penny ban, syempre penny ban mahal talaga yun. Selected place lang talaga yung tinutubuan nun. Dito, katulad nitong orange birch bullet kahit sa tumutubo ko ito. Parang common na dito. Pero sa south po, hindi po lang malalaking mushroom tumutubo ng saan-saan. Hindi po lang. May selected places po talaga. Dito po kasi sa north, talagang nagkalat po ito eh. Kaya pag season, tiba-tiba ako. Tsagaan po talaga. Sa mga nagtatanong po, kuya, gawa ka naman ng recipe ng mushroom everyday. Hindi po pwede everyday kumain ng kabuti. Kasi mawawala po lahat ng good and natanggal po talaga itong bad bacteria. Kasi pag everyday, pati good bacteria sa loob ng katawan nyo, malilinis. Kasi good cleanser po ito eh. Consider a superfood sa loob ng katawan. Ganda po yan. Parang ito po yung janitor. Janitor sa loob ng katawan according to Dr. Ian, ang healing galing. Okay, wala ko may sinasabi po yun. Hindi po ako binayaran ni Dr. Ian dahil marami po sa kanyang natutunan. Hindi po sponsor ito. Sa kanya po natutunan po yun na ito ang janitor sa loob ng katawan. Bilhin natin yung gills. Baka yung gills may uod. Ito kaya. Ito kaya yung uod. Ito. Isa rin ito. Tatlong subo ng kanin din yun. No? Yun. Isa rin yung cape. Mostly sa gills po nagkikreate ng mycelium dito po sa gills. Ang creation po ng mycelium. Pero syempre pag nagkukultured yung mushroom, depende po sa klase ng mushroom. Ano po tayo sa orange birch bullet. Naman po tayo sa sheep polypore at chanterelles. Nain po natin ang sheep polypore. Yan. Ito, ang galing ko na itong papel kasi hindi na po ito hahawas sa kalan. Pagaganda po nitong ano. Nakuha po natin. Kasi bulan pa lang po. Mag-umpisa pa lang pong mag-spread na tumubo. Dati na kumukuha po ako nito sa Gubat. Isang place lang po talaga ang kinukuhanan ko. Itong sheep volleyball. Ngayon nag-spread out na kasi pag kumukuha ako, dati kinakalat ko po yung pinagtabasan. Naglinis po sa Gubat. Yung nagki-create ng mycelium, dumarami. Saka ganda pag nauwa po talaga, tinatakpan po yung mycelium.
Diba? Kabuti, no? Basta malinis kung saan-saan nagsusulputan. Yun, parang hindi naman sila ng chismos eh. Ang chismos kung saan-saan nagsusulputan. Yun nga lang, mga chismos sa perwisyo. Ito pwedeng sa negosyo, di ba? Dahil puno ko ngayon dito. Namimili ng mga mushroom. May order po sa akin, kaya lang hindi ko pa po yung mga young penny buns, order po sa akin. May order po, kaya lang hindi ko pa pumasigasi dahil gusto ko pumunta sa isang cottage, yung maganda. Order po sa akin na dry yung mga penny buns. Yun. Ito pong gusto ko po dito sa ano. Hindi na po kailangan masyadong kutsilyohin itong chanterelles. Ganda. Itong chanterelles. Ito lang po puputulin. Tapos, para din po itong kabuting saging. Opo, kabuting giniikan. Yung pinagkuhanan po ng palay. Hindi po yung ipa yung giniikan. Ah, ganun din pong paglilinis. Sarap po. Ito po isa sa paborito kong linisin ni chanterelles. Kaya sana po hindi ko po masyadong sinumutang paglinis para makita po ninyo kung saan ko po pinaglalagay. Sa mga nagtatanong po, napakarami po talaga nagpi-PM sa private account ko po sa Facebook, sa YouTube, sa page channel po sa Facebook. Kung nagbebenta po ako nito, inuulit ko po, binanggit ko na po ng ilang beses, hindi naman maraming beses. Sa mga nakaraang vlog na, iniisip ko po talaga kung magbebenta po ako nito. Kasi, ang pagkain po kasi, kapag hindi po nasakasanayan ng katawan po natin, yung reaction po ng system natin, ng katawan, baka mag-iba po. Siyempre, di ba? Pero masarap po talaga ito. Para sa akin, nung kumain naman po ako dito sa Finland, siyempre nasa Finland naman po ako, dahil yung air, yung food po dito, wala na pong ibang nangyayari sa katawan ko noon kumain ako. Kaya lang, bago po ako tumigil ng mushroom po nito, nag-iba na po yung sistema ng katawan ko dahil quite few years bago po ako natuto kumuha ng mushroom, tinuro na po ng kapatid ko. Pero siyempre, napaka-safe naman po. Ito po mga kinuha ko to, napaka-safe po nito. Kaya lang, si iba, ang sinasabi ko rin po, baka may allergy sa ibang kabuti. Hindi natin alam na wala, may allergy pala tayo sa ibang kabuti. Wala, pero pag kumakita ng iba, di ba, yung reaction sa katawan natin, meron pala. Parang pag inan po niyang gatas eh. Naman din tumating po ako dito sa Finland. Siyempre, sa Pilipinas, sa Sunday tayo, kahit nasa rin yung gatas ng kalabo, minum po ako noon. Nanay ko nga po, sinasabaw pa sa kanin yun eh. Tapos ginagawa kayo sa puti. Ayun. Hindi po ginagawa ng kesang puti na. Ibig sabihin, yung gatas ng kalabo, di ba fresh. Pero nung pumunta po ako dito, kasi iba yung bakterya ng mga baka, yung mga ganun. Lactose intolerant po pala ako. Yun po yung isang uri na nasa gatas na pag uminom kayo, yung hindi naman kayo magkaka-stomach ache. Magkakaroon kayo ng slight diarrhea. Tapos, nung dumating po talaga ako dito, naku po. Nakita niyo naman po yung mga picture ko po eh. Yung kabataan ko eh. Ngayon, siyempre, mga few years lang naman, di ba? Ngayon, 22 na ako.
Talagang dumating po ako dito, napakalinis po ng mukha ko. Tapos dumating po ako dito, nagkaroon po ako ng butlig-butlig, marami sa mukha. Minsan sa katawan, sa likod. Ano daw po sabi ng doktor, ano daw yung reaction sa pag mga kinakain, o di ba? Dahil, sabi sa akin ng doktor, siyempre, social dito, hindi. Sabi sa doctor, siyempre, hindi ka nasali sa mga dairy products. Sabi niya, ganun. Sabi niya, nakuha ka doon sa mga dairy products. Katulad ng milk, cheese, mga ganun. Siyempre naman, sa Pilipinas, magkano mga keso? Gatas, napakamahal, di ba? Hindi naman tayo nasaya ganun. Di ba? Nagawa tayong juice eh. Yung calamansi juice, okay na, solve-solve na tayo, di ba? Minsan nga yung santol, santol juice, di ba? Basta ano yung bagawa mong juice? Eh, siyempre dito eh, na-avi nila lahat ng gustong kainin nila, inumin nila. Suportado sila ng gobyerno. May trabaho at wala, suportado pa, lahat pag walang trabaho. May isusuport ang gobyerno, pambayad sa renta, pagkain nila, libre gamot. Libre hospital, libre pag-aaral. Mm. Ano pa isipan nila? Baka uganda lang sila pag hindi pa umusod ng pamumuhay. O ba, masarap po talagang pakinggan. Kapag ang sistema ng mga namumuno ay may konsensya at may disiplina at hindi napupunta sa bulsa. Kumunang ata. Hindi po, kumunang tayo sa politics na ano, tuloy ako na to. Ayoko. Ayoko po ng politics. Ayoko po pag-usapan ng religion sa politics. Yun po yung dalawang bagay na kahit kamatay ko, walang katapos, nakatapos ang diskusyon. Ito po siya, antelis na kuha ko. Ganda po. Pag medyo nasa dry place po siya, mas mataba po yung tangkay po niya. Huwag naman po kayong manggigil pag ganda po. Parang ano lang yan. Yan. Ganyan lang. Parang tumambay kayo sa tindahan, nakikipag-chismisan kayo. Tapos binigyan kayo nung nagtitinda dahil nauuto ninyo, binigyan kayo ng kababayan na tinapay. Tapos tinitipid ninyo. Ganun ang pagpiga. Ganun dahan-dahan. Para tumagal ng kwento. Diba? Ito pong shanty, right? Mahal din po ito. Sa Pilipinas, nakabili po online. Siyempre, mga important na po yun. Napakamahal po, di ba? Oo. Kaya, opo, aminin ko po siyempre sa mga nagkakomment ko yan, napakaswerte mo naman na experience mo yung mga bagay na yan. Swerte mo naman, nasa Finland mo ka. Swerte mo naman, nasa malinis, mayaman na bansa ka. Totoo lang po. Kung swerte pong pag-uusapan, opo. Pero hindi ko po inaasahan na makakapunta po ako dito sa Pinan. Siyempre, tatulong na rin ang dalawang kapatid ko. Dumating po ako dito, ito bilang estudyante. Numalit po ako, pinapangarap ko. Siyempre, pag nanonood po tayo ng mga pelikula, makakapunta tayo sa Amerika. Diba yung mga bukang bugbugbing natin? Amerika. Kasi, hindi pa wala pang social media noon. Ang napapanood natin, mostly, yung mga series, mga foreign movies, series, o foreign TV programs sa Amerika. Kaya ang buong bibig natin, ganito pala sa Amerika, pag nagpasko lalo, no? Di ba gano'n? Sarap mag-snow. Pero siyempre, yung evolution, yung innovation, modern technology, rapid growth ng modern technology, siyempre, hindi po na-invade lang yung modernization. Na-invade din po yung mentality po natin. Bakit? O, di ba, seryoso ako ngayon. Nagmamatalino ako ngayon. Kasi, in a simple process, minsan nagiging tamad po tayo. Opo. Halos lahat na information naka-serve na via or through social media, through internet.
Yan po binibigay po sa atin. Diba sinabi ni Einstein na ang technology mas gagawing mas bobo ang mga tao dahil lahat aasa na dito. Ibig sabihin pong i-analyze po natin yung sinabi niyo ni Albert Einstein. Siyempre, magiging matalino po dahil mga information, di ba? Ibig sabihin po, sa mga bagay tulad na experience, excuse me, may experience po kasi kapag less gadgets, yung mga practical things, yung talagang ginagawa ninyo sa araw-araw na walang gadgets, yung kumikilos yung katawan po ninyo, ibig sabihin, kapag na-experience mo yun, natutunan kayo, yun po talaga ang true knowledge. It's not coming from the books, nor from the internet. Galing ka talaga, huwag English minsan. Ano? Hindi. Hindi ba ko lang po kayo? Opo, smart ako siyempre. Ang magtatanong po, ay kuya, naku, madali na pala pumunta dyan sa Pinoy. Pag estudyante, pupunta na ako dyan. Ano kala nyo naman dito? Ang pagpunta dito, 35, tatlong piraso, 35. Maso na ba? Hindi. May process po, lalo na pang ngayon, napakahigpit. Kahit naman po kung pumunta dito, napakahigpit po. Sa totoo lang po, bago pumunta dito, na sinabi po ng kapatid ko na kung gusto kong pumunta sa Finland at mag-aral. May magandang trabaho po ako sa Pilipinas. Ito po yun. Siyempre, Europe. Tapos, mo ako. Tapos sinabi ng ating requirements. Hindi, siyempre, sobra excited. Hindi po ako lumabas ng bahay. Few months, mga 2-3 months, talagang nagre-review po ako, self-review. Kasi ako po pong mga bagay na gustong gawin, yung talagang kakabago po ng buhay ko. Talaga nagpo-focus po ako. Mostly nung nasa Pilipinas po ako, go with the flow po ako eh. Yeah. Ganun po talaga ako dati. Pero, hindi lang po isigola ko, hindi po. Siyempre, galang din po kami sa pagsubok ang buhay po namin. Review po ako talaga. Sabihin ko po yung requirements sa mga tatang habang naglilinis po tayo ng kabuti. Para masabi nyo sa bandang huli, ay smart pa talaga si Kuya. Di ba gusto pong marini? Gusto ko siyempre pinupuri din ako minsan. Sa mga tatanong po muna ako, ano trabaho po dito sa Finland? Ako po isang international marketer. Nakapagpadala na po ako ng mga projects po sa Pilipinas. Not only in the Philippines. So, alam na. Hindi na po may mention yung ibang bansa. Okay. So, yung mga requirements po that time, yung IELTS, International English Language Testing System. Siyempre, pag mag-apply po kayo dito sa university, meron pong band. Ibig sabihin po nun na score sa IELTS. Yung accredited na International English Language Test, basta accredited po. Hindi lang naman siyempre IELTS. Yun. So, nag-apply po, kailangan po mag-apply ako sa at least 4 universities sa Finland. So, ano po na yun? Parang nalalaman ko ang process, parang totoo lang po, parang gusto ko nang sumuko. Siyempre may trabaho ko, tapos maatin din po ko ng review ng IELTS. Siyempre di naman porket nakapagsalita ka ng English, di ba? Siyempre yung huwag kang masyadong overconfident, yun lang po natutunan ko. Iba po kasi yung overconfident eh. Huwag po ganun. Kapag kinakailangan mas makakatulong sa atin, gawin po natin. Yun, International Language Testing System. Siyempre, meron pong enough fund na tinulungan po ako ng kapatid ko. Pero, pinro po talaga doon na, yun, siyempre, mag-i-stay ako sa kapatid ko. So, may consideration naman na yung enough fund eh, hindi naman kinakailangan na malaki. Tapos mag-i-exam po, entrance exam sa 4 universities.
O, diba? Di ganito na po nangyari. Kahit hindi pa po ako nakakalis, ang nanay ko po, nag-iimut-imut na po yun. Sabi niya, anak, makakaalis ka. Sabi niya ganun. Ang father ko hindi po masyado nagsasalita pero nakikita po sa mata niya lungkot. Dinadaan niya lang po sa lakas ng boses. Alam niyo po yung defense mechanism ng mga father. Ganun po. Ano ba itong inaano ko? Hindi naman si Buyas itong inaano ko, nililinis ko kabuti. Pag naalala ko lang po yun. Yung reaction ng nanay ko. Talagang ano po. Damdam ko na po yung lungkot. Saka, naalala ko po yung maaraw na yun. Napakalakas pa ni nanay. Nakakapasyal pa kami. Namamalingki. Nang babarat sa bayan. Huwag sumasama ako sa nanay ko naman maling. Kumambarat ba naman eh? Kung tumawad siya, nagtitinda. Halos ka lahat. Kasi nangiti na sa akin, nagtitinda. Pero iniisip ko po yung mga time na yun. Pag hindi kami kasama ni nanay na mamaling, at ganun po siya. Siyempre may mga naiinis na tindera. Mas naluluha po ako. Kasi iniisip niya po, kung paano mapapagasa yung pagkain namin sa araw-araw. Pag nasa palengke siya, iniisip ko ganun. Kaya sabi ko, kapag yung time na nakaluwag ako, ang nagpadala ako sa nanay ko, gusto ko, makain niya yung gusto niya. Magawa niya yung gusto. Okay, continue tayo. Huwag wala drama. Para akong baliwan. Sa mga nagsasabi po, kaya baka may mental issue ko na tumatawa kang mag-isa? Eh, natural. Ako mag-isa lang ako nagbibideo minsan. Eh, kadalasan, syempre, sinasama na ko ng mga kaibigan ko. Di ba? Hindi. Ay, nasa budod po talaga meron po tinatawag na mental disorder. Hindi nang po lukuluk-lukuluka. Ibig sabihin, mga iniisip, may homesickness, marami pong iniisip sa buhay. Lalo na yung mga kaibigan na nagpaparinig, go na uwi mo, pauwi ka na, baka naman ganyan, na parang may mga patagod. Ayun, asan ba tayo? Panigugatuan natin yung Nako. Yun. Sabi ng nanay ko, makakapasa dyan, anak, ikaw pa, matalino ka. Lagi sinasabi ng nanay ko, hindi po ako matalino, ako isang average student lang po. Siyempre, nanay po yun. Nalalakas po yung loob ko. Tapos, kahit hindi pa dumarating yung result yung mga exams sa entrance exam sa university, ILTS. Tapos na nagpapahinga na ako. Ang nanay ko, nag-iisip na yun. Maging mabait ka sa mga kapatid mo, malin mo sila. Huwag mo silang bibigyan ng problema. May dalawang kapatid po ko dito, pero parang awa na ninyo na po. Huwag nyo na pong halangkatin ang buhay po nila dahil respeto po, private life po nila. Kung hindi naman makakadagdag sa pamumuhay ninyo, salamat po. Maglibang-libang na lang po tayo ng ganito. Ako na lang po gawin yung katatawanan. Yan. Tapos, dumating ang mga 2 to 3 weeks. Sabi ko, parang nawala na rin po ako ng pag-asa. Nasa tingin ko ang mga kapasa. Sabi ko pong gano'n. Parang siguro yun lang po yung defense mechanism ko para mabawasan po yung lungkot ko.
Kasi kung sakali makapasa po ako, di ba? Ayun, parang nababawasan po yung aking pag-iisip. Tapos, dumating na nga po yung resulta. Una pang dumating ang resulta, yung result ng exam sa university. So, nakapasa po ako sa apat na in-apply ako yung university. Isa nga po sa Helsinki, yung sixth na ko. Hindi ko po pinag-ayabang at tuwa lang po ako. Kasi nung nasa Pilipinas po, hindi ko naman po alam na sikat po yun. Sa iba-ibang courses po kasi in-applyan ko. Nakapasa po ako. Tapos pagdating ko po sa Finland, sa Helsinki pala, yun, kilalang university po pala yun. Kaya lang, syempre malayo po sa kapatid ko. Dahil sila po yung tutulong sa akin, yung dalawang kapatid. So, nag-aral po sa isang university na malapit po sa tinitira ng kapatid ko. Malaki din po ng tipid kasi tumutuloy din po sa kapatid ko. Yun po yung requirements nun. Siyempre, meron po interview sa embassy. Kung pwede ko lang sabihin yung isang interview, yan po isang Pilipina, ako sabihin ko lang. Dati may isa, dati pa po ah, this is, ito po no offense po ah, kung may nagtatrabaho po sa Finnish Embassy ngayon. Dati po yun, dati, na meron po isang Pilipina, napaka ano po, napaka mean. Yung interview po sa akin talagang tingin sa ibang Pilipina pumupunta dun. Alam niyo na po. Napakamin po talaga. Sana hindi na siya nagtatrabaho. Eh sa bagay na wala naman po yung embassy, pero merong consulate yata ngayon sa Pilipinas. Pakicorrect po ako sa mga nagpupunta po sa embassy sa Queen, kung meron na po embassy sa Pilipinas. Alam po, nasa Malaysia pa. Nasa Malaysia na dati, meron sa Pilipinas eh. Napakamin po. Hindi na po ako nagreklamo. Ano, basta sinagot ko na lang po yung mga tanong. Kasi kapag nakapag-discussion mo ka pa eh, sa patulad na ganun eh, baka hindi pa ako maalis eh. Grabe yung pagmamalit na ginagawa niya sa ano. Pilipina. Pero yung mga Finnish po, na nandun, napakababait. Pinumi ka pa, tinatanong, kumain ka. Ay, naku. Totoo lang po, hindi lang naman po sa Pilipinas eh. Sa embassy po dito. Dito sa, pinunta ko dati sa Norway. Dati po yun, hindi ngayon. Kasi nga mabait po yung nasa embassy ngayon eh, dito sa Norway. Dati po talaga. Ibang klase po. Ano nga po, napag-discussion ako eh. Gusto ko lang po ikwento po ito. Hindi po ito paninira. Ito po base po sa aking karanasan. Pero ngayon, nire-respeto ko po yung nasa embassy po sa Norway. Kasi mababait po talaga. Napaka-helpful po talaga nila dito po sa embassy po ng Philippine. Philippine Embassy sa Norway. Mababait po. Nung nag-apply nga ako eh. Yung binalik ko yung naturalize. Yung pa sa dual citizenship, binalik ko yung pagiging Pilipino ko. Kasi dual na po ngayon eh. Babait po. Kasi bago na po yung mga nakaupo. Yung dati po talaga may sumisigaw na lalaki. Tapos may mga OFW. Eh parang takot po yung mga OFW. Ako, napasigaw po talaga ako. Tawarin ako ng Panginoon. Sinasabi ko po ito. Sabi ko, boss, hindi mo dapat sigawin ng mga kababayan natin ganyan. Hindi mo ba alam ang hiram ng mga pinagdaraanan nyo para makapunta dito at pumunta dito sa inyo? Alam mo, pababa pa lang, nakasabay ko sila sa elevator. Masaya-masaya sila kasi iba, hindi sila nakakita ang Pilipino. Tapos nandito, makakita silang Pilipino. Tapos ganyan treatment na gagawin mo. Yun, natahimik po yung ano, yung lalaki. Tapos pagkataas din po nun, kinausap ko po yung mga nandun. Tuntua po sa akin. Sabi ko, pasensya na po. Hindi ko po kumuhanap po ako ng... Hindi po ako mahanap na kampihan po ninyo ako. Kumakampi po ako sa inyo. Kasi tayo-tayo lang po dapat magtutulungan dito. Yun po. Ayun po mga kabayan.
tapos na tayo mag-dry. Ano ba mga kabayan? Ayos nga na po, lalago po ito sa terrace para ma-dry ng maayos. Pero kung marami pong orange birch bulik, expected ko naman po kasi hindi lahat yung nakukuha perfect eh. Pero pag malamig, medyo malamig ng autumn, mas marami pong magandang kabuti. Ito po yung ating dehydrator. Paano po? Maraming salamat naman po sa inyo oras na ilalang sa pinilang alakbay. Tandaan po natin na bigyan po natin pagmamalasakit una-una sa nilikha po ng Panginoon dahil diyan po nang gagaling po lahat ng ating pangangailangan. Respeto po natin ang ating kapwa dahil sila po yung kaagapay po natin sa araw-araw, lalo na po yung ating mga mahal sa buhay. Bigyan lang po natin ang respeto, pagmamalasakit po mahal sa bawat isa. Maraming salamat naman po sa inyong oras na ilang sa pinilang alakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Love and love.